Whoop. Diara, video time. Let's go. Hello mga ka-idiwaw. Wala lang, nag-wow lang ako. So, nandito ako ngayon, gagawa ko ng video or share my Earth Drive at Counter Halo build. So, una sa lahat, bago tayo magsimula, is alamin muna natin ano yung Earth Drive. So, yung Earth Drive ay isa siyang skill na nagpo-force Earth element. Kaya nga Earth eh. So, dito, mababasa nyo, sa base ng Earth Drive is Vit times Def divide by 10,000 times 960%. So, sa starting pa lang, alam nyo na may part talaga yung Vit at Def. So, ito ay Force Earth. So, atake niya ay isang elemento. So, magpapalakas nito is yung magpadagdag na maging solid yung Vit times Def nyo is, una, is pen. Penetration. Kasi, ilalaban mo siya sa redux ng kalaban. Pangalawa, skill damage. Same din, may skill redux. Pangatlo, PDI. Tatlo, pagkatapos dyan is mga damage to status, mga ganyan. At marami pang iba. Di ko na basta hindi to siya apektado ng attack at mat attack. So, ito lang. Sa counter attack halo naman is, ang magpapalakas naman nito is, una, is pen. At ignore death. Same sa earth drive din pala, ignore death. Kasi, if may ignore death, may death percent naman. So, ano? Ang gulo? Basta. So, ang isipin nyo lang lagi, basta earth drive is vit at death. Plus, mga multipliers na sinabi ko kanina na magka-counter sa depensa ng kalaban. So, which is, ganun yung pagtimplan nyo. Sa counter attack naman is pen at EDI at ignore death. At HP. Bali dun sa runes niya. So, mag-start na tayo ngayon. So, bago pala simula yung start ng start na talaga, mag-start na talaga ako is i-congratulate muna natin si Smug Kantutan DA1-on-1 Tournament Champion 2022. Smug, you're the man. Okay, mag-start na tayo. So, yung Earth Drive at Counter Halo attack sa isang build, sa isang character, so, alam nyo na anong patayasin nyo. So, para combo kayo, need nyo lang is pen at ignore death at PDI. Yan ang dapat magkasama. Para tatamaan yung dalawang skill agad sa isang stats na nilagay nyo. Tayo sa blessings at prayers muna. So, una sa lahat, dito tayo sa pray. Let's pray. So, dito sa prayers, sa tagal-tagal naman ng ROM, baka 200 na kayo dito, pero yung kung sa Earth Drive at Counter Halo naman is wala, yung Counter Halo lang ata yung benefit dito. Kasi yung yung HP blessings at survive blessings, which is death ata yung ibibigay nito. Ewan ko, basta yung combat is attack at yung wise is int. So diyan sa prayers na yan is HP talaga. Pero feel na kan sa tagal naman ng laro, 200 na yan. So punta tayo sa blessings. So sa blessings naman dito, ang pinaka-importante talaga dito sa red na blessings is una is pen, ignore death. Pangalawa, ignore death. Pangatlo, si damage to human. So, pag ma-max mo na yung tatlo na yan, goods ka na. Ikaw na mag-mix. Anong i-prio mo next sa red na dyan? Pagkatapos naman is, sa blue naman is yung death percent para sa ED. Tapos, max HP para sa halo mo. Counter halo. At ikaw na bahala kung ano na ilalagay mo pagkatapos dyan, ma-max. Pagkatapos nito, as earth drive ka, syempre, earth damage yung palakihin mo. Yan. Pagkatapos na max na yan, pwede mo na i-mix sa mga redux kung anong redux ang gusto mong i-redux. Hindi ba simple ang life? Tapos diyan sa sacred blessings naman is kung earth drive ka naman, wala ka dito, kukunin mo lang yung true skill damage at max HP. Pero kung kaya mo lahat yan ilagay, lagyan mo ng lahat ah. Tapos next is yung stats. So sa stats naman, Agivit Dex Natural, earth drive ka, gusto mo mataas yung buhay mo, edivit talaga yung pipiliin mo, matik na yan. Bakit Agi? Wala naman yung kilalaman. Meron sa Acer yan, sa wind defense ata yun. Basta every Agi may correspondent def na ibibigay sa Acer na yun. So matakol na natin yan mamaya. At Dex siyempre. Pero okay naman na maging
120 lang dex nyo at ilagay nyo lang sa int yung iba para for status, duration, or resist mang gusto nyo. Pero kung gusto nyo talaga tatama yung ED nyo at tataas pa yung hit nyo, i-max dex nyo na. Next. Ang susunod naman ay sa kupunan ni Eugene. Ay, joke. Susunod naman is sa Oracle. Oracle. Sa Oracle naman, sa akin lang, sa opinion ko lang to. Kasi dati, nahirapan kumuha ng pen gacha. Kaya, nag-pen ako dito. Kasi, kulangan ako sa pen eh. So, pwede ka naman mag-choice naman dito ng Chief Axe, which is, every refine is to ignore death ang bigay. So, if kulangan ka talaga sa ignore death, pwede ka dun. Walang mali dun, kasi stats yun. Which is, give boost sa ED at counter healo mo. At isa pa, maliban sa Chieftain Axe is yung Earth Axe. Yung Earth Axe naman, automatic yun para sa AD. Earth damage yun, 10% ibigay. So, pipili ka lang sa tatlo. Yung Combustible Knife for pen, Chieftain Axe for ignore death, or Earth Axe for Earth damage. Sa offensive yan. Sa defensive oracle naman is Cardo. Wala na kang pipiliin kung damage sa AD talaga yung habol mo, yung death percent ng Cardo ang need mo. Pero, kung gusto mo talaga may twist, pwede kang pumili doon, kahit ano. Kung gusto mo may resistance ka, pwede kang mag-meteorite doon. Meteorite ba yun? Kung gusto mo nang may mga ibang pangpakunat, may loots doon, pwede doon. Pero kung sa earth damage lang basihan, Cardo is the best policy. Okay? Is skill tree. Skill tree kasi tatlo. Hindi siya skill 4 kasi skill 3 lang. So, sa swordsman, yung 40 points, wala to. Ang importante lang ata dito yung injure level 10 at increase yung ito. So ganyan, basic lang yan dyan. Pagkatapos dito, need mo talaga yung Calvary Combat at Calvary Master. Kasi yan magagamitan ng D-Wolf card mo, Inlay Depot. Plus Acer runes na magpapataas ng small damage mo para maging 50% yung damage sa small monster. Na bibigyan ka agad ng 50 ignore death. Palain mo, bigyan ka ng ignore death, yun lang ginawa mo. Acer plus Cav Mastery, Calvary Combat. Tapos next is Auto Guard, matik yan, Auto Guard. Tapos Divine Protection. After dyan is ito, basic lang to, yung Faith, yung Bless, Sacrifice at Reflect. Lo, bakit may sacrifice? Di ka naman sacrifice ah, di ka naman sakri ah. Mali ka dyan boy, may technique dyan. Bakit may sacrifice? Gawin mo lang yung buff mamaya. Kasi sa runes ng sakri, may movement speed. So if ikasa mo, huwag mo lang ipalo, ikasa mo lang yung sakri, may movement speed ka na. Makikita yan mamaya sa matackle na natin yung runes niya. So next is, pinaka-apat is, ito, Earth Drive, Shield Defense, Command Charge. Wala, basic lang to. Ganito lang. Ito yung kunin nyo. Kasi 10 ignore death to at 5 pen. At ito, basic na yan. Yun. Tapos ito, matik na yan, mamax nyo na itong lahat to. Malaki na kayo, mamax na yan. Okay? Okay, ang next naman is ang runes. Sa runes naman, ito lang yung need nyo na runes. Para sa akin lang ha. Una is yung solid barrier, auto guard. Pangalawa, charge yung command. Dito yung earth drive nyo, yung auto ED pag may third line. Tapos, next is counter halo attack. Kasi magkaaka, ED kaaka eh. So, yan. Blood sakri, ito yung sinasabi ko na may movement speed. If magkasa ka ng sakri. Tapos, ito mababasa mo dito sa second line. Every movement speed. Oh, kaya need mo talaga yung blood sacrifice ng sakri. Tapos, iron wolf. Pagkatapos dyan, need nyo yung nudes ng tatlong nudes. Yung pen, armor breaking, destruction, which is PDI at elemental attack. Yan ang 4 horsemen ng ED. Pagkatapos nyan, may 3 kings tayo sa blue nudes, which is melee death, na nagbibigay ng 4.5 death, which is para sa ED. Steel death, 12% para sa ED. Flying blade, 4.5 para sa ED. So, saan ka pa? Da-damage ka pa? Kukunat ka pa? Char lang. At tapos, sa yellow nudes naman is Agi. Siyempre, sa Agi, yung convert to death. Vit, automatic. At size buff, which is mga
middle size, mga medium size monster, may damage ka dun sa ED. Pati din ito sa all race. Okay, gets? After nan is Acer. Sa Acer naman, if makuha mo lang lahat, given na matagal na tayo sa game, makuha mo yan lahat is itong makukuha mo. Lag. Itong makukuha mo. Yan, oh, diba? May ignore death ka. 5 bonus dun. Basta i-max mo lang yun. I-click mo lang yung max para madama yung tatamaan ng wind blade, which is every AG is equals to death and cab mastery. Basta i-sure nyo lang na ma-max nyo lahat tong nasa Acer. Assurance naman na max na yan. Sa tagal naman ng laro, max yung Acer na yan. So, ito, sa panghuli, is yung equipments. Oh. Bakit ito? Bakit yung Dragon Slayer yung ginamit ko? Kasi, EDI siya. So, both ED and Counter Halo ang mag-benefit. Next is Voodoo. Voodoo Armor. Pen ang habol ko dito, which is Pedicite, Earth Drive at Counter Halo. Pero pwede kayo mag-Vit Armor at Ofan. Depende na yan sa inyo. Pero kung gusto nyo dalawa yung matatamaan sa isang stats, so sundin nyo lang ako. Tapos ito yung next is Podrun, which is Ignore Death yan. Ignore Death yan na garment. So Ignore Death na yan. So yan mga ikip ko, ma-understandable nyo na yan. Yung sa boots naman is situational yan. Kung gusto nyo talaga ng damage sa ED, mag-Full and Bishop kayo. Pero kung gusto nyo yung may damage kayo sa KA, malubo yung buhay nyo, pwede kayo mag-Tesseract. Which is, makikita nyo sa gamit ko is mix match na yan. So, depende na lang talaga sa inyo. So, kung sa remember, yung sabi ko kanina, yung sa ED, at KA, is pen, IGN, PDI, ang puhunan nyo para sa isang build na yun. Plus, given na, kung mag-enchant kayo sa, kung gusto nyo talaga ng may damage pa yung kuhan, yung KA nyo, or dagdag kayo sa stats nyo, given na nakuha nyo yung IGN, pen, or PDI, kung ayaw nyo maglagay ng Vit Enchant para sa ED damage nyo, pwede kayo mag-HP or PDI. Depende na yan sa inyo. So, makikita nyo naman dito sa gamit ko. So, yun lang. Yun lang. Sana may natutunan kayo, guys. Salamat. Sa Enchant pala, always remember is need nyo sa armor, ay sa offhand is yung pen, yung armor breaking. Armor breaking 3, 4, or 2, or 1. Basta, pen yan. Sa armor naman, armor, weapon at face or back gear is need nyo yung moral enchant, ignore death. 3 or 4, maganda na yun. Tapos sa garments, garment shoes, tail at back, need nyo yung 1. Pwede kayo mag HP dyan or mag vit. Tapos sa ace naman, PDI yung habol nyo para swak. Tapos sa mouth gear naman, pwede kayo mag vit dyan or depende anong gusto nyo dyan ilagay. Basta mapasok lang yung para sa earth drive at counter halo attack. So guys, yun lang. Sana meron kayong natutunan. So, always remember, baby step lang talaga, guys. Walang kasiyahan pag nakuha mo agad lahat. Maliban kung ikaw na talaga si Super Saiyan 506. Okay, guys? Salamat.